In today's gospel, Jesus warns na huwag nyo daw pong i-despise yung mga little ones. The gospel uses the word little ones because their angels in heaven always look upon the face of my heavenly Father. So this tells us po na let us not maltreat our brothers and sisters because like us, they also have guardian angels. Ibig sabihin, lahat po tayo equal treatment ni God. Lahat tayo special sa Kanya because lahat man tayo pinagwardyahan. Ibig sabihin, equal value because dito nga sa mundo, sino lang may mga gwardya? Yung VIP, di ba? Yung may mga gwardya, yun lang mga mayayaman, yung mga opisyal, yung mga aliping sa gigilid, wala! Di ba? Pero, sa atin, sino lang may gwardya? Yung mga board of director, di ba? Yung mga board of director ng mamalaking kumpanya. Mga kapatid, the fact na lahat tayo binigyan ng Diyos ng gwardya, ng bodyguard, ibig sabihin, we are equal, so do not ever look down on others because ang Diyos ang kalaban ninyo. When you violate the rights of others, inyong imarites, utangan ninyo na hindi nyo babayaran, o siguro sisiraan ninyo, o siguro nanakawan, o siguro i-defraud, sinong kalaban nila? Sinong kalaban nyo? Yung Diyos! Because mahal din yan ng Diyos, ah. Ay, masamang tao yan eh. Di ba? The Lord came for sinners. Di, mas mahal yan kasi iyo. Sino may kasalanan sa inyong dalawa? Mas may kasalanan yun, Pader. Oh, God loves that guy. Because God loves sinners. God. So, mga kapatid, just to emphasize how great we are in the eyes of God, itong si San Agustin, tinanong siya, Mang Agustin, kung kasalubong mo anghel at tao. Ha? Anghel at tao? Yes! Kasalubong mo anghel at tao. Sinong i-good morning mo unahin mo? Sabi na San Agustin, unahin ko yung pansinin yung tao, mamaya na yung anghel. Ha? Ay, anghel kaya yan? Sabi na San Agustin, oo nga, anghel kaya yan. Pero sino sa dalawa, nagbuwis ng dugo at buhay ang anak ng Diyos? Sabi nung nagtanong, ay, oo nga, the blood of God poured upon human beings, but not poured upon angels. And that's the very reason why Lucifer rebelled against God. Lucifer kaya, kasama kay kaburks kaya yan nila ni Arkanghel, nila ni Gabriel, nila ni Michael. Magkabarkada yan, anghel yan dati si Lucifer. Kaya lang nag-announce ang Diyos, my only son will be born of a woman and then will die to save them. Ah, dito na yun. Galit na si Lucifer. It's an insult enough that you will save humanity after disobeying kami all the time. We are obedient and loyal to you, but we are not given that kind of VIP treatment. Now you will tell us that your son will come down, become like them. That's an insult. And more than that, not just become like them, but will be maltreated and will die for them. No, you mean ako, anghel, will serve a human being? Because kasi yung Diyos magiging tao. So they will serve the human being. They will serve Jesus. Hindi masikmura ni Lucifer, arkanghel kaya siya, and to serve a human being, eh anak naman niya ng Diyos. Eh di bali na, eh human being din yan eh. So sabi ni Lucifer, I will not serve. I will make my own kingdom. That's why Lucifer created his own kingdom, and the only trabaho of Lucifer is to see to it, malalaglag ang tao dahil galit na galit talaga, nagbibinbin. Parang may daladalang galit. Habang buhay siguro yung galit ni Satanas, ni Lucifer sa ating mga tao. Kaya mag-ingat po kayo mga kapatid dahil hindi kayo tatantanan ni Lucifer hanggat kayo malalaglag at kayo mapunta sa impyerno at kayo mapasa kanya at kung kayo'y nasa kanya na, paglalaruan kayo habang buhay kayo magdurusa doon sa kanyang kaharian. That's why ganyan ka-espesyal ang tao. To the point that Augustine will greet first the human being, second na lang ang angel. Eh, di ba nasa Psalm 8 yan? Nasa Salmo? Napakaganda. Psalm number 8. What is man that you care for? What is man that, mortal man that you care for him? Yet, you have made him a little less
than a God. Konti-konti lang, almost God, a little less than a God. With glory and honor you crowned him, gave him power over the works of your hands, and put all things under his feet. That's why human beings are masters of creation. Tapos, sinasabi ninyo, ako'y ganito sapagkat kami ay tao lamang? Insulto yan sa Diyos. Ginawa kayong ganyan, ang dignity ninyo, itinaas ni God, tapos sasabihin nyo lang, magkakasalanan ako, wala akong magawa sapagkat ako ay tao lamang. Ay, pambihira naman. Sayang yung dignidad na pinagkaloob ng Diyos sa inyo. At saka insulto yan sa God na despite everything that He did, ang feeling mo, ganyan na lang, na porket tao nagkakasala. Is that automatic? Na sapagkat ako ay tao lamang, kaya nangangalo niya. Sapagkat ako ay tao lamang, kaya nanloloko. Sapagkat ako ay tao lamang, kaya nandarambo. Ba ang nature ng human being? That's an insult to God who sent His only Son to die for us. Kung huwag na natin i-justify ang ating pagkamakasalanan, do not give in, do not give up, do not succumb to temptation because you have the grace to fight. So, stop saying sapagkat kami ay tao lamang. Baguhin daw ang accent. Instead na sabihin sapagkat kami ay tao lamang, sabihin natin mamana, sapagkat ako ay tao lamang. O, di ba? Lamang! Lamang ka sa mga tao, walang Diyos. Lamang ka sa mga tao, hindi nilikha ng Diyos ayon sa kanyang anyo. At lamang ka sa mga tao, walang pananampalataya. Ngayon, baguhin natin ang accent. Sapagkat ako ay tao lamang, kaya I will not succumb to temptation. Sapagkat ako ay tao lamang, kaya angat ako sa dignidad. Huwag po ako magpakababoy sa pamamagitan ng pagpapakasala. Let's give God a big round of applause. Happy Christmas to all our guys.